Ayun mga kaibigan, magandang gabi. Kahit kong lahat na kung ano man ang mga ginagawa ninyo dyan ay bigyan nyo ng konting break. Kasi hindi kayo maniniwala sa ating bisita ngayon. At ang ating bisita, sinadya pa talaga ako dito sa bahay. Kararating ko lang actually. Which is, you guys will not gonna believe ang ating bisita ngayon, ang pioneer ng Pinoy Trucker na si Boss Marco. Ah, mga kaibigan, oh. Hey! Balita! Boss, pagkakataon ngayon, sa unang pagkakataon mga kaibigan, yan, tignan nyo, nakasama natin si Boss Marco. Thank you, boss, at nadalaw mo ko dahil... Bakit boss ang tawag mo? Hindi naman kita ang kriyado, ah. Idol na lang pala. Sa tagal ng pagkakataon... Dito na rin ako si April Buirino nito. Marco sa tagal... na lang. Oh, sige. Marco na lang. Ayan, kasama natin, hey, si... Ano yan? Ganda yan? GoPro 9? Oo, i-edit ko ba yan? I-edit mo, i-edit mo. I-edit mo, siyempre lagyan mo ng tawa. Oo, sige. Huwag mo siyang i-cut. No cut yan. No cut yan. Itanggalin ko lang yun, ha? Alin? Yung mga kanina. Anong kanina? Mag-shoutout muna tayo. I-shoutout mo, ako mag-unit. Oo, sige. Ako mag-awa. Ba't ang cute naman ito? Malit nga lang ngayon pa kasi sombrero. Hey guys, what's up? Yeah. I-cut ko pa talaga yan, ha? Wag mo na ikat to. O, yung mga ganyan na yan, yung mga paikot-ikot. Okay na. Sige. Kasi ano to, ganyan eh, raw vlog to eh. Okay. Wow! Hey, so ito, pinuntahan ko itong ano, itong idol ninyo. Si Lakay. Idol, idol. Oo nga eh. Doon tayo sa kusina mo. O, sige. Tara. Doon sa bahay. Saglit, di naman ako may tatagal. Pero andun, collab lang tayo. Saglit. Andun yung mga bata kong makukulit. Ayan mo. Pasensya na kayo. Okay lang, nakita ko kasi na ano eh, nandito ka. So sabi ko, sige, time na rin na magkita tayo kasi hindi tayo magkakasabay sa sa biyahe. Oo. Diyan lang tayo. Tapos, ang pangalan ng isa? Si ano yan, si Erwin. Si Erwin. Erwin po. Oo. Kasama ko yan sa, kasama ko sa bahay yan. Oo, oh, okay. Pasensya na kayo rito sa ano, sa bahay. Tapos ka mo. Ano, kamusta ang biyahe? Okay lang, okay lang namin kanina. At si Mrs. ang nagsundo sa akin. Pasensya na kayo, medyo Hindi, okay lang. Walang problema yan. Doon na lang tayo sa baba, sa may basement. Ano, oh, yun, sige. Hey guys, welcome back sa aking bahay dito. Lagyan mo lang dyan, boss. Ah, pero boss mo ha. Ah, yes ah. 9 nga ito, no? Oo. Ah, laki pala nitong 9, ha? Ang maganda, meron siya ano? May kasama na. Kasama na to? Oh, bumili ako talaga niyan kasi pangit tayo sa ano eh, walang ilaw eh. Oh, paggabi na, paggabi. Oh. Hi. Hey. Hi. Gagamit lang kami ng kot sa baba do kami. Hi. 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 Gagamit lang kami ng konti sa ano. I'm sorry. Okay din. Clark, wait for here, ah. Do not come ito down. Ito yung anak mo na kinuha mo sa Pilipinas. Dalawa kong anak. Oh, yan okay. yung pangalawa, yung isa naman. Tatlo yung anak mo dito. Maliit ka pa, di ba? Lima ang anak ko. Alam nyo naman, mga kaibigan, sila kayo masipag sa trabaho. Oh, masipag din gumawa ng bata yan. Ang kita niya man, daming sombrero. Nangulik ka pala ito ng sombrero pala. FBI, police. Ah, dati pala itong police? O dati rin Navy to. SWAT. Dati rin SWAT to. Why, you forgot to close the door. Sorry, yeah. Ayun. Ayun, ituturo ko kayo ng konti dito sa bahay nila kay. Pasensya na kayo dito sa bahay. Kasi talagang mga ano, itong anak kong to. Yeah. So, I know that is a tanggalin natin. Problem that itong anak kong tong isang to. Come down, come up there. Go get upstairs, Clark, please. Kasi it's only for, ano. May isang lalaki yung pinakamaliit ko. Ah, yung bunso ko. Mami ko, you gotta go outside, Clark. Yan yung ate ko. Yung ate, yung panganay. Ah, okay. Dito tayo, Pasmas. Saan tayo? Ah, dito tayo. So ano tayo, magka-talk show tayo, ano? Question and answer. Clark, doon ka! Dito tayo yung lahat. So, iwawait na yan. So, ayan. So, unang tanong. Ayan, nagsimula tayo. Ano sa shoutout natin? Magandang muna ako, mag-introduction muna tayo. Ay, mga kaibigan, maganda nga po, no? Nandito ngayon ang ating iniidolo
si Boss Marco, pioneer ng Pinoy Trucker. Sa unang pagkakataon, mga kaibigan, nakasama na natin si Boss Marco. Ang daming nag-aabang, mga kaibigan, ha? Boss, ang daming nag-aabang. And thank you talaga, napakaswerte ko, mga kaibigan, kasi si Boss Marco, siya pa yung pumunta sa bahay namin, ha? Oh, ito, kalahin mo ba naman, no? Sikat. But anyways, mga kaibigan, shoutout muna natin yung mga kasama natin, mga vlogger na maliliit na nagsisimula. Sumusunod sa yapak ni Marco. Ako na lang. So, ako muna magsa-shoutout. Tapos ikaw din susunod. Sige. Shoutout ako kay... Sinong unahin ko? Para ano lang, boss? Unahin ko. No cut to, ha? No cut yan. Mas mga tiyong... Ano to? Shoutout kay Kevin Maniho. Yung kaibigan. Kevin Maniho, napakalaman. Si Kevin, madalas natin kausap yung sa telepono. And si Pinoy Kalakihan Trucker, yung truck na ginamit niya before, bago siya nagkaroon ng truck. Ay, kay Pinoy Kalakihan yun. So ngayon, big time na to ngayon. Hindi pa niyo makikita yung bagong truck niya, matagal-tagal pa yun. I don't know kung kailan to lalabas. So ito, may truck na. Nakita ko nga yung truck niya dun sa tour. So abangan niya yung bagong journey ni ano. Sino pa? Hindi, ako pa pala. sige. Sino ba yan? Dalawa lang sa akin, di ba? Pinoy Kalakihan, si Pinoy Maniho. Sino ba? Si Palaboy. Si Ryan Reyes na manlalakbay. Yan, supportahan ninyo yung mga channel nila. Sino ba nandun? Mga vloggers dyan. Si... inagdag ko na lang, baka makakalim si... Pinoy Black Mamba, si Pare Joji. Kasi kanina, nakita ko ka kanina dun sa yard ko kanina. Oo, lumating na. Oo, kaya sabi niya sa akin, Lakay, yung truck ko, sabi niya, papalitan ng bago, sabi niya, mga luma daw na unit ng, ng truck. Bininta na. Nandun na naman. Bibigyan daw sila ng bago. Eh, panalo, sabi kasi ko. Parang may bago yata darating sila, ayaw ko lang. Kaya nga eh. So, ayan, nakalimutan ko yung iba. May listahan ako. Sige. Una kong babatiin, siyempre, ang ating mga kasamahan na nagsisimula sa pagbablog. Andito si... Boss Marco, siya talaga yung pinaka-idolo ng lahat na nag-aangat sa mga katulad naming mga nagsisimula sa pagbablog. Maraming salamat si Boss Marco. Ito, nahin ko si Christian Luay. Yeah, si yung Filipino Young Trucker. Okay, so... Si Frank, Doc Frank ng Langley pala. Kung mapapadpad ka doon, sabol, may truck ka na, di ba? Wow! Kunting problema ka. Ay, sa bagay, under warranty, okay lang. At saka... Sino ba? Dito, si Herms Official, ng Calgary. And si Jetman Channel, dyan sa Montreal. Si John Winion, 7 Miles Pinoy Trucker. Yeah, si Luay Filipino Pro Trucker. Lakay Pinoy Trucker, Ilonggo Trucker, Rico. Yung celebrity cover na nandun sa Alberta, yung celebrity couple. Si Bay. Celebrity couple. Siya lang, saan yan? Nakalimutan ko na eh. Si Gilbert. Nakalimutan ko na kasi hindi na to. Alisin ko lang. Alisin natin mamaya. Si Gilbert pala. Gilbert, hindi na kasi tumatawag yan. Hindi ko alam. Shout out sa'yo. At least, siguro may nabanggit na natin lahat. Sana wala tayong hindi nabanggit. Yes. Para hindi sila magtampo. Shoutout sa mga viewers ni Pinoy Lakay Pinoy Trucker. Sana matutuwa na kayo dahil nag-meet na kami. Ang dami nang nagsasabi. Thank you nga talaga, boss. Napaka down to it talaga ako sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, mga kaibigan, may kwento ako yun, boss. Si Boss Marco, noong unang panahon, nag-usap kami. Ilang beses ako nagpalit ng pangalan. Pero pa akong Elements TV noon. Paano mo na-create yung elements? Anong meron? Anong ibig sabihin nun? Wala lang. Gusto ko lang gumawa talaga nun. Kasi alam mo naman, di ba? Yeah. Tapos sumunod nun, yung din nag-click din. Nakakadismaya rin kasi pag nagbablog ka, wala kang viewers. Masakit talaga sa sa isip nyo. Gawa ka ng gawa ng video, wala rin naman tayo mapapanood. And then, sumunod na ginawa ko, yung Filipino-Canadian truck driver, hindi rin siya
na ano na discover and then nag-advise nga ni Boss Marco gawin mo Pinoy, sabi niya. So nung una inilagay ko Pinoy Lakay and then parang sabi ko naisip ko para naman yatang si Pinoy na yung si Pinoy na kaya ginawa ko Lakay Pinoy na. Pero sumunod pa rin ako sa pangalan ni Boss Marco, which is siya yung pioneer at nagpapasalamat ako down to earth talaga ako sa kanya mga kaibigan. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin unti-unting nadi-discover si Lakay. Utang ko pa rin kay Boss Marco yon. Ito nga maganda, ito nga na-appreciate ko sa kanya dahil nga talagang na-appreciate niya yung Pinoy Trucker. Tapos hanggang marami nang gumaya ng Pinoy Trucker, Europe, Saudi Arabia, di ba? Which is yun talaga yung ano, kaya kung saan ang guluman talaga na titignan, nasa si Boss Marco ang number one. Kahit nga magbago ng pangalan to, sabihin nating alisin niya Pinoy Trucker, Marco na lang eh, kilala na ng tao. Kasi yung mga, yung content natin regarding sa tracking, siya eh, tracking din siya. Alam na, pag sabihin mo kalang ay alam na nila to. Ngayon, dalawa ngayon na ikaw nga naman ngayon, magtatanong. Ayan mga tao, sige. Ano bang ano, may tubig tayo doon? Ayun, sige. Kumain na kami, kaya... Pasensya na kayo. Pero magtanong ka, ano? Ano bang... ano ba Lakay ang mga natutunan mo nung ikaw ay nagsisimulan na ngayon, patuloy na nagbablog ka? Yung mga content mo, saan ba sa patungo? Ano yung mga susunod pa? Ano yung mga yeah, makikita mga namin? Makikita ng mga manunood. Alam nyo naman na tayo ay being honest lang, nag-vlog ako talaga regarding talaga sa tracking. Kasi yun ang trabaho natin eh. So, yung content ko talaga sa tracking. Kaya more on makikita ng mga kasamahan natin dyan, yung mga viewers ko, viewers ni Boss, na... Ang content natin is about tracking yung kung yung mga daily activities, sabihin na lang natin, oh. At kung ano pa diyan na tungkol na sa pagiging truck driver, may mga magtanong regarding sa tips at mga idea, i-share lang natin yung kaya nating ma-share. Mahirap din naman boss kung susobrahan natin. Yun lang yung sa yung experience mo lang. No? Based from my experience lang talaga. At sa mga susunod ko pang mga experience na hindi ko pa na-experience. Yeah. Yun lang talaga yung makikita nila doon. No. Dagdagan na lang ng konting kwela para tumawa rin sila. Yeah. Hindi puro seryoso. Lagyan ko konting bloopers. Oo. Yeah. Pakwela nga eh. Kaya nga sabi mo kasi, yun naman talaga tayo para sa ganun at least naman. Yung flow ng yung vlog is hindi ka na kailangan mag-isip eh. Andun na yun eh. Yun na talaga eh. Di gawin mo na yung ganun. Kasi na-discover tayo bilang truck driver, si Boss Marco truck driver. Hindi naman siya makapag-ship siguro ng ibang vlog na maaari o maaring hindi related sa tracking, which is kahit nasa bahay siya, at least alam nila day off ni Boss Marco. O, di ba? Related pa rin sa tracking niya. Ngayon, di ba, sabi mo nga, galing kang ano, dumating ka dito na ano kayo ng, ano yan? Chickies? Ano? Di ba Chickies yun? Pizza Hotline? Ano ba? Pizza Hotline, oo. Hotline. So, ito, tatanong ko, bakit mo naisipan mag-truck driver? Ano yung pumasok sa isip? Yan ang magandang katanungan, mga kaibigan. No? Una sa lahat, no, shout out ko muna yung mga naging mentor ko, no? Kasi, kung hindi dahil sa kanila, hindi rin ako nakapagsimulan ganito. Una kong naging mentor talaga yan si John De La Torre. Okay. At saka si Arnold Estacio. Kasama mo yun sa Cisco. Noon. Bali, nandun ako ngayon, noon sa ano, sa Pizza Hut, no? Natrabaho ko doon, isa akong tagamasa ng Do. Gabi kayo ng Taiwan kung, noon, di ba? Nung gumagawa ng pizza noon. Under work permit kami nung araw, way back 2013 until 2016, Boss Marco. Excuse me. Sila yung nagde-deliver ng mga gagamitin namin sa paggawa ng pizza nung araw. Yung mga arena, so Pilipino sila, eh nakita kong parang maganda to, kaya ko yun kasi sanay naman ako sa mabibigat na trabaho, yung tulad ng magwi-wheeler ka, babaang ganun. O tapos Pilipino rin si sila, kinausap ko si pare si John De La Torre. So yun na nag-encourage sa'yo? Sabi, pwede ka ah. Sabi niya ganun, eh, discarding mo munang gawin, mag-ano ka muna kay boss, sabi niya, mag-helper ka muna. So, under processing that time, mga kaibigan, yung aming permanent resident, si ni Mrs.,
kasi hindi naman kami makapagtrabaho nung araw sa ibang employer kasi yung work permit namin ay naka-restrict lang sa isang employer. So nung kami ay na permanent resident na, yun na yung nag-ship ako ng trabaho, pumunta ako sa Cisco, nag-helper ako doon ng at least 3 months. And then sila nga yung mga driver ko noon eh, sila John, yun ang sinasamahan mo before. Sila Arnold Estacio, yan, at saka si Seth, si pare, si Don Ballesteros, isa rin yan sa, ano, rin yung respeto kong nag-mentor sa nabait na tao yan, simple. At saka si Lakay Arsenio, yung mga yan, Arsenio Ruiz, yan, na siya na ngayon. Yung kapatid ni Ben, ni Ruben, yung nasa vlog ko na si, from tricycle driver to, owner operator yun yun eh. Kapatid niya yun eh. Si, okay. Hindi ko alam ang... Ruben Ruiz. Ang hindi ko alam yung istorya ni Lakay Arsenio Lucano yun. Okay, yan. Si Lakay Arsenio Ruiz ay nanonood sa ating mga vlog yan. Neutral lang din yan, which is, yan ang isa kong gustong-gusto sa kanya. At isa pa, siya ay isang owner operator sa Pinar International. Sa Pinar din, kasama ni Ryan. Yeah. Madalas kong mapagtanungan ang mga diskarte regarding nga sa pagiging ano yung trucking. Ano yung pinakamahirap mong naranasan sa trucking? Sa Cisco o dito? Sa buong trucking na. Ay, ang pinakamahirap kong naranasan mga kaibigan sa pagiging trucking, yung sa Cisco panahon, na talagang gigising kami ng alas 2 sa madaling araw na negative 40, may windshield pa. Ay, tapos sabihin... Tapos mag-deliver kayo? Oo, di-deliver ka ng umagang-umaga. Buti hindi ka sumuko na ayoko na mag-trucking, ganito wala. Iniisip ko na rin yon pero sabi ko, bantay ka lang kasi darating din ang panahon. Kaya nga, mas na ako sa pagiging sa Cisco nun eh, kasi ang lamig talaga. Alam mo yung paa mo? Yeah. Kahit nakasapatos ka ng medyos ka ng, makamedyos ka ng mga kapal, ay naku, inaakyat yun ng lamig. So hindi ka napanghinaan ng loob na ayoko na mag-tracking? O balik na ako sa iba, gano'n? Hindi, hindi pa rin. Talagang pinursige mo? Pinursige ko pa rin. So nung nandun na nga, nung naging truck driver na nga ako, way back, 2016 ng August, kasi mayroon pa dating ano boss eh, mayroon pang program doon na professional entry level no araw. Meron pa rin. Oh, yun nga mga kaibigan ha. Highlights lang to sa mga nanonood na gustong mag-truck driver ha na makakuha ng kanilang driver's license na free kasi may mga funded ng government dito sa Canada. Sa Canada lang ha. So, kung magtatanong kayo about sa America, kasi may nagtanong sa akin, kasi hindi ko alam yung process sa America. Kung paano kumuha ng, ano man tawag doon? CDL sa kanila. Sa America? Yeah. Hindi ko alam ang proseso doon eh. Pero kung nandito ka lang sa Canada, yung maghanap ka ng, iba-iba kasi ng ano ng probinsya eh. Oo, yung iba't ibang klase ng yung proseso. Procedure nila, oo. So, pero kung tanong kayo about sa Nova Scotia, meron tayong mapagtanungan. Sa Toronto, hindi ko alam. Ah, meron din si Paring MTV na nasa Bison siya nakapasok ngayon. Yung naka-collab ko dun sa Toronto. Nasa Bison siya. Pero sa Alberta, hindi ko alam kung paano procedure ng Alberta at saka sa British Columbia. Yun mga kaibigan, yun nga, talagang maraming oportunidad na maaari niyong makuha once na nandito na kayo sa Canada. Yun. Kaya yung mga kasama natin dyan na gusto mag-truck driver na medyo, alam mo na, hindi naman tayo dumating sa Canada na maraming laman ng bulsa. Marami. Marami kang marami kang malalapitan, mga funded government dyan na free. Basta yung requirements nila, maano mo lang. Alam mo, kaya merong mga program yung government ng Canada about yan sa trucking. Kasi kulang talaga ang truck driver. Kulang talaga. So, ini-encourage nila yung ibang mga walang experience na bumuha ng trucking. Kasi kung tumigil itong trucking, wala, patay kami dito. Gutom mga buti namin. Kaya alam ko, maraming mga viewers, na karamihan sa ating viewers, Pilipinas. Pilipinas din. Yeah. So, yung mga Pilipino kasi na iba, na hindi ninyo alam kung gaano kahalaga yung truck driver sa isang bansa. Konting respeto doon sa mga Pilipino truck driver dyan sa Pilipinas. Huwag nyo silang balasubas sa highway, aawayin, kahit porket mga walang pinag-aralan, mga undergrad ng high school, napaka-importante ng kanilang ginagawa ngayon. Kasi kung tutusin ninyo, kung meron kayong sasakyan, kung meron kayong sasakyan sa Pilipinas, yung ginagasolina ninyo, kung nag-gasolina ka sa Shell, yung fuel niyan, hindi gumagapang yan papunta sa gasolinahan.
hinahol yan ng truck driver. Trina-trouble yan ng isang tao na nasa harapan ng manobela ng truck. Yeah, yung kinakain nyo, yung mga inahanda nyong pagkain sa inyong lamisa, pinapakain sa inyong pamilya, hindi nyo mabibili yan sa mall, sa mga supermarket. Supermarket, kung hindi hinahol ng truck driver yan. So, ano lang, yung pasalamatan nyo yung mga truck driver dyan sa Pilipinas, kahit kumbaga undergrad sila, walang pinag-aralan, but tao pa rin yan, no? Napakahalaga ng ano yan. Kung mga yan, nag-isip at natanggap dito sa Canada at maubusan kayo ng truck driver, dyan kayo dyan. Maalarma. Dahil kayo na mismo pupunta sa pair, doon kayo mamimili doon sa... Yan. Dito, iba ang truck driver dito dahil pinapahalaga ng dito. Wow! Nung during sa pandemic, yung mga tao dito sa highway, namimigay sila ng pagkain. Which is meron nga tayong, ano, meron din akong vlog ng parang. Nag-ano sila, naglagay pa sila, thank you truckers. Ganun. Ganun kahalaga ang truck driver dito sa Canada. Hindi lang sa Canada, buong bansa. Yun ang backbone ng isang bansa, ang truck driver. Kaya shoutout sa inyo. Saludo ako sa mga truck driver dyan sa Pilipinas. Ganun din ako mga kaibigan. Paano rin kay boss? Kanan pala. Saludo rin ako sa mga kapwa nating truck driver dyan. Tayo sa Saudi Arabia, Pilipinas, yung mga nasa pier. Salamat sa inyong paghihirap para makakain ang ating mga kababayan, para may mabili sa supermarket ang ating mga kababayan. Kayong mismo ang nagsakripisyo para sa kanila. Di ba? Thank you so much. Thank you. Thank you talaga yung ano ni Boss Marcos. Maraming salamat sa kababayan nating mga truck driver din na kagaya natin. Sana huwag kayong padadala sa mga sinasabi nila dyan. Minsan masakit na. Hayaan nyo na lang. Yeah. So ito, tanong, paano mo dinadala yung mga bashers mo? Kasi alam ko may mga bashers tayo. Marami. Hindi mawawala sa isang ano yun. Kahit nga wala kang ginawang masama, babasarin ka talaga para sa akin lang, nakikita ko naman yung video ko na ini-edit ko sila, tinitignan ko, wala namang mali, pero alam ko na hindi perfecto. Ayan. Hindi perfecto ang mga video ko. Mahirap din sa isang katulad natin na mga nagba-vlog na mabigyan tayo ng negative feedback. Pero para sa akin na, no? Para sa akin lang, para sa mga nagbibigay ng hindi magandang comment doon, yun yung kanilang point of view or ano bang tawag nito, yun yung kanilang opinion nila. Base sa kanilang opinion, sa palagay nila, hindi tama. I appreciate, pare. Ganito daw yun. Pag once na meron ka ng mga bashers, sumisikat ka na. Grabe naman. Kasi pag once na nagkaroon na, kasi ang tao, parang daliri natin yan. Hindi pantay-pantay yan. Hindi kasing laki. Ganon. Hindi pare-pare yung utak. Grabe naman. Pag nagkaroon ng bashers, ibig sabihin sumisikat ka na. Ayaw nila makita yung pag-angat mo eh. Ganon. Diba, tama, yung mga bashers dyan, kaway-kaway. Ayaw nyo makita yung pag-angat namin. Ngayon, doon kami ngayon, mas lalong porsige gumawa ng magandang video, mamamatay kayo sa inggit. Totoo yun, mga kaibigan. Alam niyo yung mga buzzer, sila yung nagiging motivation nga yung ng mga vlogger eh. But, no? Yung buzzers, okay yan. Okay na okay yan. Kasi hindi po puro positive yung marireceive mo. Like this one, hindi ba pwedeng puro ka ng paa mo? Oo. Tama? Dapat may kaliwa. Ang kaliwa positive, ito negative. Hindi pwedeng puro araw, kailangan natin ng gabi, matutulog tayo. Hindi sila magtatama talaga. Hindi pwedeng puro baba, kailangan may second floor, di ba? Ganun yun. So yung mga bashers dyan, stay put lang kayo. As long as nanonood kayo ng vlog, it counts. Ang hirap so nga kung hindi manubos, nigyan ka nagandagal eh. Manonood dyan sila kasi titignan nila yung dulo eh. So thank you so much. Yung mga comment niyo dagdag din yan sa tinitingnan ni YouTube. Guys, I appreciate yung mga comments niyo kahit negative or positive. Positive or negative, thank you so much. Thank you very much. Nanonood kayo. Ikaw, may tanong ka sa akin? Super boss, alam ko naman na ikaw ay talagang iniidolo ng lahat para mabae. Anyway, ito. Ako, humingi ako ng pasensya sa'yo, no? Kung ano man yung naging nalita natin before, no? Hindi ko na nga naalala yun. Wala yun. Ano lang yun, parang ginugod time lang ito nung sabi ko, na inisinis to sa'yo. Kaya medyo nagtampo to sa akin, but ano, kasamaan ko sa industry. At saka isa pa, si Boss Marco, Bisayan yan. Misis ko, Bisaya talaga. Oo, Bisaya. Kaway-kaway din sa mga kasamaan nating mga Ilocano. Alam ko,
Nagpapasalamat ako, Boss Marco, may mga tumutubo ng konting Ilocano eh. Oh, kaya tama ka. Ne, huwag yung kakalimutan dalawin ha, si Boss Marco. Ano kasi, ano natin? Yung, kung ano yung accent mo as Ilocano, huwag mong baguhin. Yun na yun. Kung mag-Ilocano ka, lagyan mo lang konti Ilocano, huwag mong baguhin. Yun na yun yung trademark mo eh. So, magkakaroon ka ng trademark. Kapag ako kasi nagkakamali minsan sa aking mga sinasabi dahil sa totoo lang gusto kong mag-Bisaya, mag-vlog. Mas fluent ako, pero napipilipit minsan ang tigla. Hindi mo may iwasan yun eh. Pag nagtatagalog na. Kaya nga eh, hindi mo may iwasan talaga yun kasi hindi naman tayo, ano eh, perfecto talaga eh. Which is, sana lang ang tignan na lang nila doon banda is yung ipinapakita o yung tinatalakay natin o content natin na hindi naman masama. Although hindi nga perfecto, pero sana ay makatulong pa rin. Para doon sa mga iba nating mga viewers na nag-aangad makarating dito sa Canada. Yeah, but alam ko darating yung time. Darating yung time na talagang tatalas ka. Yeah, hindi. Saan ba nagsisimula yung sandaan? Di ba sa 1? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Tama. Thank you. Likes yung mga advice sa akin. Alam kong tatalas ka. But stay low. Stay low profile lang. Low profile lang. Humble. Okay, yun lang. Be humble lang. Be humble. Yeah, yun lang ang ano natin. Huwag lang tayo mag... Lahat nandun sa taas na medyo ano na wag. Kasi maganda yun yung low profile lang tayo. Yan ang isa kong gusto kay Boss Marco. Ito, mga kaibigan, no? Kasi si Boss Marco, ang attitude niya is siya yung taong tumatakbo na nakabukas ang mata. Hindi siya yung tipo ng tao na tumatakbo na parang kabayo na nakatiring yung dalawang mata na hindi, kahit lumingon doon sa kaliwa, hindi niya makita. Kahit lumingon doon sa kanan, wala siya makita kasi ang mata niya, iisa lang ang focus kasi nakatiring, tumatakbo siyang ganun. Siya hindi, mga kaibigan, lumilingon sa kaliwa, lumilingon sa kanan, kaya doon ako believe sa kanya. Siya yung tumatakbong na hinihila niya yung mga nasa likuran niya. Wow! Yung niya sa aking ano, kung aangat man ako, gusto ko hilahin sila eh. Mm-hmm. Kaya napansin nyo sa aking mga, may videos ako na inaangat ko sila. Mm-hmm. Talagang pinopromote ko na tingnan yung mga vlogs nila kasi iba-iba kami ng content, mm-hmm. iba-iba kaming style, mm-hmm. iba-iba ang lugar na pinapakita namin. Mm-hmm. Gusto ko, kung aangat ako, hihilahin ko itong mga Pinoy trucker na ito, sabay-sabay kami. Sabay-sabay. Pero may mga driver talaga na, yun, alam na. Mm-hmm. Talagang, okay. Parang kabayo. Diretso na ako. Bahala na kayo dyan. Parang kabayo. Pag sa racing eh. Pag pinalo nung nakasakay, pak! Diretso lang talaga na. Nakakaliwa. Hindi siya titingin sa pinanggalingan niya. Yeah. Diretso lang yan. Pero yun nga, stay low lang. Thank you, Boss Marco. Alam mo naman na talagang ganun naman talaga yun. Itong ano pala, itong kasama ko. Ito, baka hindi niyo nakita. Mm. Yan, si Erwin. Yan ay, ano din yan, nasa bahay ko yan nakatira. Ito magta-truck driver. Ito subscriber ko lang yan. Oh, so ibig mo sabihin nagbabalak ka rin talaga mag-truck driver, okay? Subscriber ko lang yan before, tapos pumunta na sila dito, may kasamang tatlong bata. Mm. So sabi ko, doon kayo tumira sa bahay. Mm-hmm. So doon sila nakatira sa bahay. Nagko-comment lang to sa akin. Mm. Si Kuya Mac talagang tumulong sa akin. Hindi ako tumulong para makarating dito. Marating, pero yung inspirasyon para talagang i-push yung dream namin para mag-Canada. Wow! Kasi nga, may tatlong anak nga. Sabi ko, kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko, may tatlong babaeng mga magagandang maliliit. Eh, malapit yung sa school. Isang block lang, school na eh. Mm-hmm. Okay lang ba sa inyo na dito titira tong aking subscriber? Mm-hmm. Pumayag yung asawa ko. Nandito sila ngayon. So, ito, sinugal nila yung buhay. Yung kung anong merong buhay sila sa Pilipinas. Mm-hmm. Talagang, pinursige nila makarating dito sa Canada. Diba? May mga ganun tao ba talagang kapag mangarap ka, pangarap, itudo mo. Kapag dream mo ang isang bagay, talagang i-push mo yan, siyempre sabayin mo na rin ang dasal. Para sa ano ba yung dasal dapat doon? Kunti lang o dapat marami? Dapat marami, di ba? Kahit ano mo, basta importante, mabuti yung intention mo. Yun ang ano doon eh. Pag magdasal ka sa at ihingin mo talaga yung isang bagay kay Lord, eh siyempre yung galing sa loob mo. Hindi, ito lang kasi ito. Talagang hindi rin sumusuko ito. Talagang lumalaban yan. Akala mo nakapasok sa bison ngayon. Kagawagas siya ng truck. Pero inoperan siya ng bison na kumuha ng class 3. So meron siyang potential na pag ma-PR siya,
papasok sa sabay sa mga kwasa ang class 1. So ibig sabihin siya ngayon ay work permit? Yeah, work permit. Okay. International guys, student yung asawa. Ako yung naka-work permit. Mm-hmm. Nung sinabi sa akin ni Kuya Mac na dahan-dahan, matuto, mag-focus. Mm-hmm. Kumuha ako ng exam. Mm-hmm. Nakakuha ako class 5. Nagsabi ni Kuya Mac, sige, upgrade ko, kaya. Sabi niya, mag-class 3, nag-exam ako ng, hindi na ako nag-class 3, nag-exam ako class 1. Mm-hmm. Which is, pumasa naman ako. So, mm-hmm, eventually, yan, pagdating ng araw, mm-hmm, mag-ano ako, class 1. See, mga kaibigan, at isa pang idagdag ko na rin doon, no? Kung may oportunidad na makahanap kayo ng trabaho, hindi bilang truck driver, mm-hmm, tirahin nyo na. Yeah, yeah. Importante. Isa din yan. Oh, yeah. Kasi marami kasi mga, may mga nagko-comment. Alam ko may nagko-comment. Kasi mga walang experience sa trucking, no? Mm. Ito, tandaan nyo, mga walang experience sa trucking. So, hindi kayo makakapasok sa Canada kung wala kayong experience sa trucking. Kasi kung ang hangad nyo ay diretso mag-jump up sa trucking, malabo yun. Malabo yun, oo. Oh. Yeah. So, maghanap kayo ng agency sa Pilipinas, marami dyan na papuntang bound to Canada, pero hindi trucking. Importante, maka-in kayo ng Canada. Maka-in kayo ng Canada. Kagaya ng ginawa niya sa Pizza Hut, no? Maka-in ka lang ng Canada, ma-PR ka dito, tapos kung gusto, kung fashion mo talaga mag-drive ng truck, dito mo kunin. Kahit wala kang experience sa Pilipinas. Baka magtatanong na naman kayo, saan mag-a-apply? Maraming agency, no? And ito, isingit mo dun sa caption konti. Lagyan mo ng konti. www.workabroad.com.ph Mag-login sila dun. Fill upan nila lahat. Nandun lahat ng agency. Oo. Oh, yan, mga kaibigan, okay, ha? Ayun ang tips at idea ni Boss Marco, nandun na yon. Susulat ko yun mamaya sa ano. www.workabroad, one word, workabroad.com.ph, ilagay mo doon. Nandun lahat ang agency. Pilapan mo lang yon kung anong trabaho mo. Makikita mo yung mga hiring papuntang Canada. Kahit hindi truck driver, pasukin nyo kahit taga mga barn, mga ano ba bang kusina o ano. Huwag mo lang yung truck driver. Huwag mo lang isipin pag wala kayong experience. Tama yun. Pero kung meron kang experience ng 5 years, solid yun. 0 to 5 years, pasok ka dun sa hinahanap ng Canada. Kailangan mo lang ipasa yung IELTS. Yun lang. Yung IELTS, 5,700 yung review, unlimited. Yung exam nun, may kamahalan, 12,000. Mga ganun na nga. So, kailangan mo siyang ipasa yung IELTS. Mm-hmm. Ang score lahat, speaking, reading, listening, and writing, 5. Mm-hmm. 5 lahat. Five. Kung may pasa mo yung IELTS, yun ang pinakasusi mo para makarating dito. Kahit sabihin mong 10 years akong truck driver, kung hindi mo may pasa ang IELTS, IELTS lang, number one. Nothing makes sense. IELTS. So, ipasa mo yung IELTS, yun ang pinakasusi mo dito. Parang truck. Kailangan may susupermanda. Siyempre, ganun talaga yun. Tama yun, Boss Marco. Kita niyo si Buddy, work permit. Work permit, yung asawa niya ay international student. Hindi naman siya nag-jump ng pagiging truck driver. Ako din, hindi naman ako nag-jump. Pero may experience to sa trucking. May experience ako. So, yun na sabi ko sa kanya, unti-unti lang, huwag mo biglayin. Unti-unti lang. Darating at darating ka dyan. Pagdating mo ng PR, makakuha ka ng libre kagaya ng procedure na ginawa. Hanggang ngayon, meron pa rin meron yan. Meron pa rin. Si Rustan di maliwat yan. Si Rustan. Shout out nga pala kay Buddy Rustan. Yeah, ano yan siya, yung tawag doon, yung nagda-drive na sa Milk. Highlight. Milk siya daw ng gala. Ano bang meaning ng milk? Milk program. Sa mandatory entry level yun training. Yun ang okay, okay. Yun yung ginawa niya. Pipinalit sa professional level entry nung kami nung araw yata. Hindi, yung pagkuha kasi ng license ngayon, dumadaan ng 6 weeks training. Mm. Mandatory entry level training, 6 weeks yun. Dati kasi nung nagbanggaan. Nung araw. Nung humbold, madali na yun. After ng humbold, binago ang procedure. Binago na, nag-melt na. May melt na ngayon, so 6 weeks yung training ngayon. Bali, 2 weeks na classroom, 4 weeks na on-road sa kalye. May mga iba pa, mga katulad ng mga first aid, mga ganun pa, mga dinagdag na rin. CPR, kasama yan. Which is maganda, no? Kasi hindi lang yun ang, hindi lang sa pagdadrive ng truck ang ano, ang naituturo doon. Pero, yun nga, mga kaibigan, pagka gusto nyo mag-aral, pagiging truck driver, may mga funded dito. But, ito nga, sisingit ko lang, no? Medyo maganda tong talakayan na to eh. Oh. So ito, sisingit ko lang. Ngayon, alam kong nanonood kayo sa vlog namin, mga trucking, and siyempre nandiyan ka sa sala, sabi mo gusto kong mag-drive ng truck, no? Pag-isipan mong mabuti, kausapin mong pamilya mo. Kasi hindi madali itong trabaho. Hindi sa dinidiscourage ko yung mag-truck driver, but
isipin mong mabuti ano yung good sides sa bad sides ng truck driver. Kasi iiwanan mo yung pamilya mo dito. Ito, talagang malalayo din yung binabiyahin nito. Pag-usapan yung mabuti, kayong mag-asawa, oh, gusto kong mag-truck driver, huwag yung decision mo lang. Kasi, pag mag-truck driver ka, marami kang mamimiss dito. Birthday ng anak mo. Reschedule birthday ng anak mo. Paghatid sa school. Diba? Kung meron ka ng magandang trabaho, no? Yung mga taga-Winnipeg, taga-Winnipeg, maganda yung trabaho mo, nakaka-uwi ka everyday, masaya ka na, every Saturday, Sunday, nakikipag-inuman ka. Sapat na ka mo yung, ano, yung kinikita. Kung masaya ka na dyan, then stay. Hindi sa dinidiscourage kita. Oo, tama yun. Pero kung passion mo talaga, passion mo mag-drive, gusto nyong gayahin yung ginagawa na pumupunta na malalayo, iyon ang advantage dahil pumupunta ka ng Amerika. Wow. Diba? Lumastos ka nga ng pera, papunta doon. Gasolina, hotel, pagkain. Wala ka naman na gain ka mo. Tumingin ka lang ng isang araw doon. Tumingin ka lang doon sa mga building. Diba? Ang truck driver, yun ang advantage. Bonus na natin yun. Bonus na natin yun. Tourist yan. So pag-isipan nyo mabuti. Pero kung yun nga, gusto mong mag-change ng career at nababagot ka na dyan sa lagi mong nakikita yung pagmumukha ng kasama mong buraot. Pwede kang mag-truck driver kasi pag nag-truck driver ka, ikaw lang isa, di ba? Doon sa pagdadrive mo, marami kang maalala ngayon, yung mga kabataan mo. Pero kung gusto mo lagi makita yung mga kasama mo, mga iba dyan, walang yosi. Ikaw may yosi, hihingihan ka pa doon. Pag nag-break time kayo, nakaka-umay na to. Pag bago na ako ng trabaho. Pag may galit ka nga na katrabaho mo, ayaw mo makita. Hayop na to. Alam mo kami nito. Sabi ba? Pero kung gusto mo yung kagaya namin at na sabi mo, gusto ko yung pumunta ng ganito. Try mo mong truck driver, but yung kalaban mo dito yung weather. Minsan. Tsaka kung ang truck driver dito, hindi kailangan ng college degree. Hindi kailangan ng college. Hindi kailangan ng college degree. As long as sensitive ka sa time, and good in driving ka, pasok ka dito. Tulad to mga kaibigan, high school graduate lang yun. Hindi laman lingit sa aking mga viewers yan. Kasi meron din akong video kung saan advice mo rin sa akin dati na magsimula ka sa video mo, ikwento mo kung saan ka nagsimula, which is yun ang talagang number one na ginawa ko hanggang sa unti-unti. Mahirap kasi kapag ka, i-jump mo agad sa, although yun nga yung sabing, advice nga, yun nga advice talaga ni Boss Marco nung araw. Ikwento mo yung saan ka nagsimula para sa ganun magkaroon sila ng ano sa'yo, amor, susundan kanila. Kung saan ka nang galing, anong pinanggalingan mo eh. Hindi naman lingit sa kalaman ng mga kaibigan natin diyan na manunood na ako nga, sila kayo nga, ay nagsimula lang sa pero talaga, pagiging baseball vendor. Baseball vendor ka talaga before? Oo, baseball vendor ako. Hindi mo kinakaya yan, no? Hindi ko kinakaya. Yeah, proud nga ako eh. Kasi yung chewing ko ngayon na siya nagmamayari ng pinagpipisbolan ko nung araw, nagsasabi niya. So yun yung swerte ng tao, no? Gulong ng palad. Hindi palagi minsan nasa lalim ka. Basta pag mangarap ka, taasan mo, tapos huwag lang yung mangarap na, pupunta ako ng ganyan ka lang. Pupunta ako ng Canada. Wala ka namang ginagawa. Diba? So dapat, kung gusto mong pumunta ng Canada para sa, kagaya nito ni Erwin, yung para sa mga anak, sa future ng mga anak, sabayan mo ng gawa. Panat. Tirahan mo na. Huwag ka maghintay ng bayaba sa kusang darating sa'yo. Tama yun. Yung bang sasabihin ni Canada, oy, si Canada na yung maghahanap. Punta ka dito, hindi. Yeah. Ikaw mismo, kumilos ka. Kung sa Bisaya, alam ko may mga Bisaya, no? Ang lagi kong iniisip ng ganyan eh, gumalaw ka tao, tutulungan kita. Ganun yun. Lihok tao kay tabangan ta ka. Ayaw lang, huwag kang maghintay dyan na nakaupo ka lang, pat-shot-shot ka lang ng danduan. Bukas gusto kong pumunta ron. Bukas may nagyayasa yung mahalak, dito muna. Kailan kayo pupunta ng Canada? Paano kayo makakapunta ng Canada? Pero wala kang ginagawa. Mararating yan? Tama ka, Lundos. Kailangan kumilos ka. Kung gusto mong may pangarap ka sa pamilya mo, kumilos ka. Diba? Huwag mong sayang, kung gusto mong pumunta ito, huwag mong sayangin yung buhay mo dyan na sinasayang mo yung hanggang sa magretiro ka. Dito, ang daming benepisyo. Ngayon nga lang, ang pagkakaiba ng Pilipinas at Canada, alam ko na sa Pilipinas kayo, dito, wala na yung patambay-tambay. No? Walang patambay-tambay. Mimiss mo, kamo lang yung mga ganun. Dito, trabaho. Trabaho kasi may binabayaran ng bahay, sasakyan. Pero lahat ng mga bahay,
sasakyan, madali mo lang makuha. Mm. Pero wala na yung pagdating mo sa trabaho, ba't ka ng damit? Naghahanap ka ng mga kainuman sa gilid ng kasada, wala yan dito. Sa kanto, nandun na tropa ka. Oo, wala yan dito. Patak-patak na agad eh, sampu ka dyan sa pool. Wala yan dito sa tinda. Wala yan dito sa Canada. Dito, busy ang mga tao dito. Talaga. Hardworking. So, yun. Yun nga yung gusto ko rin i-ano sa kanila. Marami rin nagsasabi, boss, wala silang financial nga. Pero, ang advice ko, based lang sa aking experience, ako walang-wala rin talaga nung araw eh. Ang ginawa ko nung nag-lending ako. May mga lending company sa Pilipinas ha. Pwede ka makautang. Kapag nag-apply ka ng isang trabaho, once na-hire ka, bibigyan ka ng parang yung contract na you are hiring, kapinirmahan mo na yung kontrata, dadalhin mo ngayon yung contract na yon doon sa lending company, pautangin ka ng placement fee mo. Ako talagang zero ako noon, wala akong talagang bibinaya doon, yun ang ginawa ko. O ikasawa ng Diyos. Yun pala, yung mga magandang experience sa trucking, pag napasa nyo yung IELTS, nag-apply kayo sa Mercan, walang cash out yun. Walang cash out ang Mercan, no? Ang babayaran mo lang doon, ang gagastasin mo lang doon, IELTS, review. Ano ba yung mga requirements mo? Ano ba yun? Mga fingerprint, may bayad din yun, medical. So, pinakamataas mong gagastusin doon, mga 80,000. Less than 100. Yeah, wala nang sasabihin ng Mercan na, oh, magbayad ka ng... placement fee. Placement fee, wala. Basta bound to Canada, walang placement fee. Kasi yun talaga yung normal na gastusin, yung mga ganun-ganun. Basta yung lahat ng mga employer na kumukuha ng mga Pilipino sa Pilipinas, silang gumagastos. Sila ang gumagastos. Oh. Kung nag-apply kayo at hiningan kayo ng pera na bound to Canada, bugos yan. Halata. Yun, bugos yan. Walang placement fee papuntang Canada. Tandaan nyo mga kaibigan ha, yung mga advice namin na sinasabi at ganun din yung mga narinig natin kay Boss Marco, yan. Sana ay maging motivation sa inyo yan. Kasulad so, kay buddy. Kumusta ng bagong truck? Wala. Adon. Lalilipat mo na gamit. Volvo. 860 ko yan? Or 760? 760 lang. Hindi tayo approve sa 860. Ibang presyo na 860? Mas malaki ng 7 inches yun eh. Sa may bank lang na. Matas ko yan ng mga 50,000 at 860. 50,000? Sa 760, mas mataas. Pero nailipat mo na gamit. Kailan ka lalabas? Ilalagyan na daw nila ng decal bukas eh. Yung decal nandoon na, may mga torque na nakalagay na. Yung license plate, bukas nila daw gagawin kasi Lunes eh. Wala daw ngayon, sabi ni Lori. Oh, I see. Mga Martes siguro, pwede na akong lumabas doon sa... Solo mo na? So, paano yung kasama mo? Driver ni New Zealand. Paano yun? Okay na yun. Pwede nang siya na agad yung... Siya na mag-jump off sa truck? Oo, kasi matagal ang truck driver yun. So, tinuruan mo lang paano mag-cross ng border? Excuse me. Yun lang naman talaga yung yun lang yung mga kailangan nung ni Brent eh, which is ang bait na bata yun. Napaka-galang at saka napaka... Ang sarap yung drive niya. Bagong truck. Mag-break in ka ngayon. Wow! Ang ganda ng mga vlogs mo niya, Brent. Parang yung boss sa'yo yung parin. Nabago lang yung truck. Ba't parang walang torque doon sa taas? Ewan ko nga, bakit wala naman sila nilagay. Baka lagyan pa. Magkano monthly mo doon? Bali, ang monthly noon is 3,800. 3,800. Okay. Parang pre-tainer. Parang pre-tainer, mga 3. Mahal pala yung pre-tainer, wala? Yung Cascadian na nabago. Mahal? Magkakasabay naman ang presyo ng mga yun. Mas mataas ang Volvo, kuya. Mas mataas? Mataas ang Volvo. Pero good choice nga, kinuha mo yung Volvo eh. Yung mga kaibigan na may nanalo na, ito pasingit ko na lang ha. Yung mga nagsasabi kung anong klase ng truck, ayan, Volvo nga tayo, at yun nga, ang first choice ni Boss Marco, is Volvo rin. Sana hindi kayo magtatampo sa amin ha, yung mga hindi Volvo ha. Ito lang ang sasabihin ko, hindi base yan sa sasakyan. Base yan sa driver behind the wheel. O kahit anong klase pa. Which is choice ko yon, first choice din ni Boss Marco. Alam ko mayroon din kayong first choice. Yun. Rinirespeto namin yon. Yeah, magandang Volvo kasi. Di ako kasi sa, alam kong kalidad ng Volvo from Saudi Arabia, Europe. Magandang klase na maganda ang Volvo kasi like ako, nagtatrabaho ko sa Bison, yung parami yan ang truck namin, freight line, nasaka Volvo.
mas maano sa maintenance yung hindi Volvo. Mm. Ang Volvo kasi number one sa handling, maganda talaga siya. Oo. Ang power ko yan ng makina, yung sinabi mo, naka N2, ang lakas. Lakas yan. Lakas. Alam mo yung N2? Yung N2. Ay, kasi kami yung operator to, hindi ka masyadong magano ng N2 dahil grabe mag-power. Sasagad ka. Ang, hindi ko alam. Oh. Ang lakas ng hatak. So, ina-drive ko lang talaga. Huwag mo siyang gamitin ng N2 kasi malakas po. Kasi ang makina. Oh. Yeah. Ang N2, yung neutral 2. Makikita mo, di ba pindot-pindot sa'yo? Hindi, dito. Ayan. Ah, dito. Oh, ilagay mo sa neutral, makikita mo sa dashboard mo. N. No? Tapos yung dam niya, yung plus minus, pindutin mo yung plus, makikita mo N2. Kasi nakalagay dyan, N1. Paglagay mo ng N2, click ng N2, lagay mo sa drive. Drive. Pindot ang power. Loaded ka. Sabay kayo sa ano, kahit anong truck, sabay kayo sa traffic light. Iwan mo yan. Para ka malang. Pero ako, dahil company driver, I don't care sa gas. N2, power. Hindi mas aking krudo yan eh. Tama. Refuel ako ng refuel. Pero huwag mong gamitin yan. Dahil, para makasave ka ng gas. Lugi tayo yan. Sabihin ni Menchis, ay balik mo na yan. Hindi naman pala tayo gamitin. Huwag mong ano niya. Gagamit mo lang yung power pag ahong ka ng medyo kaya. Alanganin. Alanganin. Pero ako, power ng power. Hindi ko nga ginamit yung ganun din sa kanila. Kasi hindi ko alam yun. Basta nakadrive lang, sige lang. Yeah, meron siyang technique, N2. Tapos, lagay mo sa drive, pindot mo yung power, E and P, power. So, na-record na yan? Okay. So, hindi na rin kami magtatagal dahil alam ko magpapahinga na to. Tapos, papahinga na rin kami. Gabi na rin dito. So, ikaw, magpapaalam ka na. Ayan nga mga kaibigan, maraming salamat sa panonood nyo. At ganun din na nagpapasalamat ako, lalong-lalo na kay Boss Marco kasi talagang sinadya na ako sa bahay. At sa'yo rin, buddy, good luck sa Erwin, pagkuha mo. Buddy Erwin. Buddy Erwin, pagkuha mo sa iyong class 1 driver's license mo. Wish you luck. Sana mag-flow yung ano mo ng dire-diretso. Ayan mga kaibigan, hanggang sa muli, sila kayo po ito. At si Boss Marco. Keep safe. Keep on tracking. Lakay, Pinoy Trucker.